Hi everyone! Kamusta kayong lahat? I hope you're all doing great and welcome ulit sa ating Traders Plus by Melvin Jason De Vera YouTube channel. And now we're going to present our Forex Market Weekly Forecast covering the week of August 23 to 27. Alright, so first I would like to share muna yung ating economic calendar. Alright, so ating economic calendar, tingnan natin. So sa US dollar, for the week, meron tayong mahinang US dollar on 23 to 25, no? And then strong tayo from 26 to 27. Right. Let's check the euro. Ang euro overall week tayo sa week of August 23 to 27. So medyo mahina talaga ang euro this week. Okay, and pound also weak. So yung yen may pag-strong, no? So kung ipaparis natin sa US dollar to, we are smelling na we will find more on sell USDJPY. Okay, tingnan naman natin ang British franc, wala tayong forecast dyan. NGD, wala rin. AUD, mahina din. Alright. So, manonote natin, ito yung matrix natin. Makikita natin na yung US dollar, okay, alternate strength, o weak, strong, weak, tapos dalawang strong. Ang euro, for the entire week, almost mahina siya. And then yung Houston neutral. Pound, overall weak. Yen, overall strong. AUD, overall weak. Alright, now this being said, titingnan natin ang ating charts. Okay, so let's start with the Euro-USD. So kung titingnan natin dito sa ating daily chart, ino-observe ng Euro-USD itong trendline resistance nito. Right, and then clearly, meron din itong binasag na level. Ito, this is a support being broken right there. Okay. So, what's next do we think for Euro-USD? Tingnan natin ang H4. Alright, so dito sa H4, meron tayong nakikita ritong trendline resistance na sa tingin natin pwedeng bisitahin. No? So, this is a little bit premature para i-sell. Although dito support yan. Eh. Tapos dito parang resistance. So, pwedeng bumaba yan. However, this bullish candle here may also suggest na pwede pa itong magpatuloy dito. And more or less, itong resistance na ko ang kanyang re-restituhin. Alright, so nakikita ko dito, aakyat dito, all the way to 1.17445, and then, ayan, bababa. Alright, so medyo antay muna tayo umakyat bago ito bababa. Okay, now let's check our pound dollar. Okay, so dito sa pound dollar, sa daily, nakita rin natin na nagkaroon to ng breaking of the support right there. So, pwede itong mag-revisit to retest the broken level and then bababa. Now, let's check our H4 chart. Ayun. So, ang idea dito sa H4 nito is, aakyat muna ng kaunti si GBP/USD all the way to hit the 1.36627. And then ready to go down with the TP to 1.35635. Anything above this, no, would be your stop loss. Dito ang sell entry. Okay, ito ang TP. Alright, now let's check our USDJPY. Oh, by the way, paalala lang, sa Euro, ang bias natin more on the downside, kaya baba, no? Dahil nga mahina itong si Euro. Okay, for the week. And pound as well, no? Sakto din yung idea, bounce doon, no? Retest the broken level. Dahil na weak din overall si pound for this week. Okay, si USDJPY, may pagka-sideway, no? Kasi apparently weak din naman yung dollar, pero strong yung yen, eh. So, ang idea dito, pwedeng umakyat ito rito, hold on, and then bounce downward. Right? So, pwedeng dito mag-hold or pwedeng doon. So, kung halimbawa, test sell tayo rito, not too much volume, pag umakyat, huwag mo muna cut loss, dito ka mag-abang ng SL.
Tapos pwede ka na lang din mag-re-enter dito. Send ka ulit. If ever. Alright? If nag-fail dito at hindi nag-unfold, no, na bumaba, then abang ka doon, baka dito na yan makuha mo yan. Alright? Now let's check our USDCHF. Ang USDCHF medyo triangle yan, near the apex, but the pressure I believe is more on the downside. So pwedeng umakyat mo na yan dyan at least to hit this level and then it will go down. Okay? So kung hanggang saan, I think pwede na dito sa support area na yan. So hanggang diyan tayo pwedeng mag-tipi. Pero babalik mo na yan doon bago yung bababa doon. Okay? Now let's check our AUD/USD. As mentioned in our calendar, ito ay may pagkamahina na for the week. So from what I'm seeing, there's a broken level right there. Okay, so pwede itong bumalik bago bababa. Now let's check our H4. Alright, so yun, medyo mahaba pa yung iaakyat, no? Okay, pero abang tayo sa sell, mas pababa yan doon. So abang tayo ng sell limit, no? Pullback muna yan, sell limit tayo. Anything above this, pwede dito naman, stop loss. Ito, 0.72710, pwede yung SL na yan. Alright. Now, let's check our USD CAD. So, yung USD CAD, think ko rito bullish to. Pero, may pullback muna. So, from what I'm seeing, dito talagang bearish formation yan. Pero, meron ditong broken resistance na pwedeng mag-serve sa support. So, once this hits this level, the next thing that might happen is it will go back up doon. So, abang tayo ng buy dito sa level na to. And probably below this structure here will be your SL. Probably ito, 1.26595 is a good stop loss na rin yan. Okay, kung titingnan natin sa daily, may pagka parang deceiving tong candle na to eh. Mukhang bearish, no? Para bang susundan ng isang pula yan. Which may really happen, so we have to watch out. Pero titingnan natin tong level na to, baka nandyan lang yung bumaba. Tapos, mabalik yung back. Yeah, pwede nangyari to yun. Right? And finally, let us check our gold. So, yung gold, dalhin ko muna kayo sa weekly para mas makita yung bigger picture. Kung titingnan nyo sa weekly, may pagka-ranging siya dito. Pero, it's more on the support side here. No? Ipakita, no? Support mo. Ayan. Ito. Then, ito. Pangalawang support na nakikita ko, ito. Yan. Na resistance dito sa area nito. So, meaning, if this is the price, we are at least looking at a small pullback pababa and then going up. Yan. But this is a weekly chart. Tingnan natin yung daily. So, yung daily, well, few more moves pababa. Tingnan dyan, and then pwedeng umakyat. Let's check our H4. So, dito medyo sideway ito. And if I'm going to check na may pagkapababang konti na channel yan. And this may really ang pinakamatibay na salo dito o kung medyo nainip doon, which is around 1.75769. Either ways, ang aantayin ko rito ay ang pagsayad sa support and then more on the buy ako dito. Pero not right away, we have to wait for it. Okay. So, these are all our forecasts for the week sa ating Forex market. Paalala lang po, no, as a disclaimer, wala po ni isa sa mga forecast ko yung guaranteed na mangyayari. Ito'y pawang mga estimates. Okay? Hindi po assurance na magpo-profit tayo dyan. However, I still wish everyone happy trading and have a profitable week. Thank you very much.